Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka lang sa aking channel, I warm welcome sa iyo kaibigan. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para sa mga future videos ko. I'm Ray Katahay at unang-una, nais kong magpasalamat sa lahat ng nakapanood ng aking video ng Engkanto sa Sibuyan Island. At doon sa mga hindi pa nakapanood, ay inaanyayahan ko po kayong panoorin ito dahil ang kwento ko ngayon sa inyo ay may kinalaman pa rin sa mga kababalaghan sa Sibuyan Island. Doon po sa mga hindi naniniwala ay iginagalang ko ang opinyon ninyo, pero alam kong mas maraming Sibuyanon ang makakarelate pa rin sa aking kwento. Malaking bahagi ng likas na yaman ng Sibuyan Island ay nananatiling intact o untouched, maliban doon sa mga lugar na kung saan ay nagkaroon ng pagmimina. At nanganganib na naman na masira ito sa napipintong road construction sa Mount Giting-Giting. Kaya panawagan ko po sa mga nanunungkulan sa pamahalaan na iniluklok ng mga tao sa pwesto, sana lang po ay sa inyong manggaling ang pagpapahalaga at pagprotekta sa aming isla. Hindi yung kayo pa ang nagkakanulo para masira ang likas na yaman nito nang dahil lamang sa pera. Ang Mount Giting-Giting ay itinuturing na pinakakakaibang kagubatan sa buong mundo dahil mayroon itong 54 na uri ng mga halaman na dito lamang matatagpuan. At mayroon din itong iba't ibang uri ng mga bulaklak at mga hayop na sa Sibuyan lamang matatagpuan. Ang Mount Giting-Giting ay itiniklarang natural park noong taong 1996. Talagang napakaganda ng Sibuyan Island. Masaya ang mga tao rito kahit simple lang ang buhay. Ngunit pagsapit ng dilim ay may mga pangyayari na mahirap ipaliwanag. Mga kaganapan na hindi dulot ng imahinasyon, kundi mga misteryong umabalot dito pagsapit ng dilim. Ito yung mga panahon na ang tanging nagbibigay liwanag sa mga bahay kung gabi ay ang gasera o ilawang digaas. Kapag naubos ang gaas, automatic mamamatay na ang ilawan mo. Kaya para makatipid sa gas, ay maagang natutulog ang mga tao rito. Kadalasan, alas 8 pa lang ng gabi ay tahimik na sa isla. At ang mga huni ng kuligling na lamang ang maririnig mo. At sa pagpapatuloy ng aking mga kwentong kababalaghan sa Sibuyan Island, ay simulan natin ang kwento sa mga tulayan. Ang tulayan ay isang uri ng hayop na ayon sa mga nakakita ay kamukha ng kambing. Ang kaibahan lang nito sa kambing ay nangangain raw ito ng tao at tanging buhok lang ng biktima ang maiiwan. Isang beses sa isang taon, tuwing buwan ng Agosto, ay umaahon sila mula sa karagatan upang umakyat ng bundok. Ayon sa kwento ay pinupuntahan nila ang mga puno ng kamyas na madadaanan nila. Sa una raw ay isang tulayan lang ang makikita at ito ang pinakapinuno nila. Pagkatapos nito, isang napakahabang sipol na hindi kayang gawin ng tao ang maririnig sa pinuno ng mga tulayan. At pagkatapos nitong sumipol ay maglalabasa na ang napakaraming tulayan upang pumunta sa kabundukan. Mawawala sila at susulpot sa isang lugar na kung saan ay sisipol na naman ang pinuno at maglalabasan uli ang mga kasama nitong tulayan. Dahil napakadilim sa isla kung gabi na kahit kasabay mong maglakad sa daan ay hindi mo makita, kaya walang nakakapansin sa mga tulayan maliban na lang kung maliwanag ang buwan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kwento ng aking lola tungkol sa mga tulayan at iyon ang ibabahagi ko sa inyo. Panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig noon at nagtatago sila sa mga hapon.
magtatakip silim na daw noon at nasa may dulo na sila ng danaw at naglalakad sa gitna ng palayan papunta sa malapit na gubat upang magtago. Ang palayan ay malapit lang din sa baybayang dagat. Ang kalsada lamang ang naghihiwalay dito. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng isang napakahabang sipol na alam nilang sa tulayan. At maya-maya pa, nagulat na lamang sila nang makitang napakaraming tulayan ang naglalakad sa pilapil ng palayan sa direksyong papunta sa bundok. Kaya sa sobrang takot nila ay nagsidapa sila sa gitna ng palayan upang hindi sila makita hanggang sa mawala sa kanilang paningin ang mga tulayan. Ganito rin ang naging karanasan ni Manong Feeling na kaibigan ng papa ko. Naglalakad siya noon pa uwi galing sa pag-aarana nang marinig niya ang sipol ng tulayan na malapit lang sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nakita siya ng tulayan at hinabol at sa takot niya ay tumakbo siya sa pinakamalapit na punong niyog na nakita niya at umakyat dito habang naiwan ang gitara niya sa paanan ng punong niyog. Ayon sa mga kwento, tanging puno lang ng saging ang hindi kayang akyatin ng mga tulayan. Ngunit noong akmang aakyat na sa punong niyog ang tulayan, ay naapakan daw nito ang gitara kaya tumunog. At dahil sa ingay ng gitara, ay nagtakbuhan ang mga tulayan hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Medyo naaaninag noon ang paligid dahil sa liwanag ng buwan. Saka lang bumaba si Manong Feeling at nakauwi sa kanila. Ako man ay naabutan ko pa ang mga tulayan. Kakaiba ang sipol nito. Napakahaba na galing sa may dalampasigan. Kapag nakakarinig kami ng sipol ng tulayan, ay pinapatunog namin ang latang plato sa pamamagitan ng kutsara upang lumayo ang mga ito dahil ayaw nito sa maingay. May isang puno ng kamyas rin noon na malapit sa aming bahay. Noong gabi narinig namin ang sipol ng tulayan, ay mabilis namin pinatunog ang latang plato sa pamamagitan ng kutsara. Kinabukasan ay pinuntahan ko ang puno ng kamyas at nakita ko na may napakaraming bakas ng mga paa na katulad ng sa kambing sa paligid ng puno. Hindi rin malinaw sa kwento kung bakit tumalaan ang mga tulayan sa puno ng kamyas. Subalit bigla na lang tumigil ang mga sipol mula sa tulayan hanggang sa tuluyan ay tumawala at wala nang balita tungkol sa kanila. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa San Telmo. Ang San Telmo ay parang bulang aboy na nakalutang. Nagsisimula ito bilang isang maliit na liwanag na unti-unting lalaki at mawawala. Babalik uli sa maliit na liwanag, lalaki at mawawala. Ngunit sa ibang pwesto na parabang naglalakad ito na nakalutang. Pinaniniwalaan ang San Telmo ay kaluluwa ng mga taong namatay sa dagat, ilog o kaya sa ulan. At kaya sila nagpapakita ay upang humingi ng tulong na ipanalangin sila upang makaalis sa lupa at makaakyat sa langit. Ang iba naman daw kaya narito ay upang maghiganti sa mga taong naging dahilan ng kanilang kamatayan. Pero ayon naman sa iba, ang San Telmo ay kaluluwa ng mga batang namatay na hindi pa nabinyagan. Ang San Telmo na nakikita sa dagat ay sinasabing dahilan kaya nalulunod ang isang mangingisda. Madalas magpakita ang San Telmo kapag umaambon. Isang gabi, napasarap ang kwentuhan ng papa ko at ng kanyang best friend. Maghahating gabi na nang magpaalam siya na uuwi na. Noong mapatapat siya sa bahay ng aming kapitbahay, na may 50 metro ang layo sa kanyang kinaroroonan, ay nakita niyang napakaliwanag ng sala ng aming kapitbahay.
noong panahon na yon na may silong pa ang mga bahay, ang sala o ang diskanso ay matatagpuan sa labas na bahagi ng bahay. Sa pag-aakala ng papa ko na may bisita ito, ay itinutok niya ang dala niyang flashlight dito. At pagkatapos nun ay nagpatuloy na siya sa paglalakad pauwi. Subalit pagtingin niya uli ay nawala na ang liwanag at sumulpot ito sa direksyon na papunta sa kanya. Sa takot ng papa ko nang makitang sinusundan siya ng liwanag na lumiliit at lumalaki, ay kumaripas na ito ng takbo at kinalampag ang pinto ng aming bahay sabay sigaw na pagbuksan siya ng pinto. Noong nakapasok na siya sa bahay at sumilip sa labas, ay nawala na ang liwanag na parang bolang apoy na sumusunod sa kanya. Isang gabi na may sayawan sa barangay hall, isang grupo ng mga kabinataan ang magkakasabay na umuwi at naglalakad sila sa kalsada. Isa sa kanila ang nagtanong kung sino ang may dalang posporo dahil gusto niyang magsindi ng sigarilyo. Ngunit wala ang isa man sa kanila ang may dalang posporo. Sa may di kalayuan ay may nakita silang maliit na liwanag, kaya pinuntahan nila ito sa pag-aakalang ito'y isang tao na may dalang sigarilyo upang makisindi sana. Subalit, laking gulat nila nang makitang wala namang tao, kundi nakalutang lang na maliit na bolang apoy. Kaya kanya-kanya na silang takbo at paglingon nila uli ay isa na itong malaking liwanag at mabilis ding nawala. Kaya kung kayo ay naglalakad sa gabi at madilim, huwag kalimutang tumingin sa likod, sa kanan at sa kaliwa, dahil baka kasabay mo na ang santel mo at maging handa sa pagtakbo. Dumako naman tayo sa kwento ng kapre sa sipi na malapit sa tulay ng kanluway. Pero bago ako magsimula ay hayaan yung bigyan ko muna kayo ng idea kung ano ba ang kapre. Ang kapre ay isang engkanto na nakatira sa mga punong malalaki. Madalas itong inilalarawan na nakabahag na sa humigit kumulang 9 na talampakan ang taas at may hawak na tabako. Mayroon rin daw itong hawak na may wagang puting bato na kapag nakuha mo ay maaari kanyang bigyan ng kahilingan. Kung kaibigan ka naman ng kapre, ay babantayan ka raw nito habang buhay. At madalas itong magpakita sa mga nagiging kaibigan niya. Hindi rin pahuhuli ang kwento ng kapre sa sipi na malapit sa tulay ng kanluway sa Danao. Ang sipi ay isang maliit na kasukalan na katabi ng tulay. Nasa gilid ito ng kalsada na ang pinakabukana ay may malaking puno ng bita na ang malaking sanga ay halos umabot na sa kalsada. Katulad ng lipak, kinakatakutan din ito pagsapit ng gabi dahil sinapapabalitang kapre na makikita sa itaas ng malaking puno ng bita. Tatayo rin ang balahibo mo pagtapat sa lugar na ito dahil bukod sa madilim ay walang katao-tao dahil may kalayuan ang mga bahay dito. Isang gabi, isa sa opisyal ng aming barangay ay inabutan ng pagdilim sa kalapit barangay namin na Barangay Cantagda. At sa ayaw at sa gusto niya ay madadaanan niya ang sipi sa kanyang pag-uwi. Habang tumatawid siya ng tulay ay pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili upang huwag matakot. Ngunit pagtapat niya sa sipi ay napatingala siya sa puno ng bita at nakita niya ang isang malaking tao na nasa itaas ng puno at may hawak na tabako. Sa sobrang takot dahil siya lang ang tanging tao na naglalakad sa kalsada na mga oras na yon, ay kumaripas na siya ng takbo. Noong magpunta siya sa bahay kinabukasan, ikinuwento niya sa amin ang kanyang karanasan at hindi niya na raw alam kung paano siya nakauwi ng bahay dahil sa sobrang bilis ng kanyang tagtakbo.
may isa pang hiwaga na bumabalot dito sa sipi. Ang sipi sa araw ay pwedeng gamiting shortcut upang makapunta ka sa kalsada o sa tulay. Ngunit may isang puno rito sa loob ng kasukalan ng sipi na kung tawagin ay anagas. Tuwing dadaan kami rito palabas ng kalsada ay kinakailangan naming mag-recite ng anagas, anagas, bayluhan kita'y lawas, ikaw si Ray, ang pangalan mo, at ako si Anagas. O kung sa Tagalog ay anagas, anagas, magpalit tayo ng katawan, ikaw si Ray, at ako si Anagas. At paulit-ulit mong sasabihin yan hanggang sa makalagpas ka sa puno ng anagas. At alam mo ba ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka nag-recite nito? Mangangati at magpapantalang naman ang buong katawan na ang tanging makakagaling ay ang pagpalo sa katawan mo ng mahabang buhok ng isang babae. Nakaka-relate ka ba sa kwento ng anagas? At bilang panghuli, ibabahagi ko sa inyo ang kwento tungkol sa mga aswang. Ayon sa mga kwento, ay maraming uri ang aswang. May manananggal na kung saan ay nahati ang katawan nito. Mayroon namang nagpapalit ng anyo kagaya ng tik-tik. At mga aswang na pupunta sa bahay mo at hihingi ng kung ano-anong bagay na kapag binigyan mo ay para mo na rin silang binigyan ng access na may gawing masama sa isa sa miyembro ng pamilya mo. Kaya kapag pumupunta sila sa bahay at nangingi ng kahit ano, ay sinasabi na lang namin na wala o kaya ay bumili na lamang sa tindahan. Dahil kapag binigyan sila ng kanilang kailangan, ay babalik sila sa bahay mo pagsapit ng gabi sa ibang anyo. Magtatakip-silim na noon nang ang tiyahin ko ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam at pinagpapawisan. Kahit anong gawin nila ay lalong sumasama ang pakiramdam nito at hindi na makapagsalita. Habang dumidilim na ay may naririnig silang boses nito na sumisigaw na parang galing sa loob ng banga. Gayong ang katawan nito ay halos wala ng malay. Paulit-ulit nilang naririnig ang boses nito na parang galing sa isang malalim na balon. Noong sumapit na ang gabi, nagsimula silang makarinig ng honi ng tik-tik. Kaya doon nila nakumpirma na naaswang ang tiyahin ko. At naalala nila na nanggaling sa kanila ang isa sa mga napapabulitang aswang sa lugar namin at may hiningi na isang bagay na binigay naman sa kanya. Dahil sa paghuni ng tik-tik ay nagalit ang ama nito at kinuha ang itak at bumaba ng bahay. Habang iwinawasiwas nito ang itak ay pasigaw na binabanggit ang pangalan ng napapabulitang aswang at sinabi nito na kapag may nangyaring masama sa anak niya ay pupuntahan niya ito sa kanyang bahay at papatayin. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang mga katagal iyon at ilang sandali lang ay biglang nawala ang huni ng tik-tik at naging maayos bigla ang pakiramdam ng tiyahin ko na parang nagdahilan lang. Samantala, sa karating barangay namin ay may isang 4 na taong gulang na batang nawawala habang naglalaro sa labas ng bahay nila. Inabot na ng gabi ang mga tao sa paghahanap sa bata. Ngunit hindi nila ito makita. At habang naghahanap sila, ay aksidente naman na natutukan ng flashlight ang puno ng niyog na nasa harapan ng bahay ng batang nawawala. At nagulat ang mga taong naghahanap dahil nasa itaas ng punong niyog ang batang hinahanap nila at nakaupo sa pinakadulo nito. Nagtulong-tulong ang mga tao na may baba ang bata na takot na takot. Sinabi ng bata na may naglagay na babae sa kanya doon sa itaas. At nang tinanong siya kung naririnig niya ang sigaw ng mga tao na tinatawag ang pangalan niya, ay oo daw naririnig niya. Ngunit sinabihan siya ng aswang na huwag maingay. Ayon sa kwento, kung sakaling hindi ito nakita, ay magiging pagkain na ito ng aswang.
Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento tungkol sa mga kababalaghan sa Sibuyan Island. At huwag nyo pong kalilimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga future videos na i-upload ko. Maraming salamat at hanggang sa muli!